Simulan na ang drafting phase. Blue side ng Blacklist International and NXB ang pupunta sa red. Kanina pinag-usapan natin yung mga ibang heroes before tayo mag-start talaga in, dito sa ating laban. Ang daming mga heroes na ginagamit ngayon like Faramis. Possible natin siya makita. Actually, sakto siya sa playstyle dito. Faramis. Yes, ng Blacklist International. Pero for the banning here of Blacklist, more on the tanks na pwedeng gamitin ni Mycophobia, the pwede yung pang silip. Actually, Matilda, aggressive. Mm-hmm. Even the Akai, pwede rin kasi gamitin for as a jungler. Definitely, makikita mo sa pattern ng Blacklist. Tinitake out nila yung madali pumunta doon sa backline nila at mag-break doon sa, mag-breakthrough doon sa frontline. Mm-hmm. And at the same time, yung Akai naman, kaya kasi to, nito si Kain, yeah, yung formation nila. Gusto ko yung Akai band dito. Ito yung hero na nagkaroon bigla ng pangalan after the recent na change and revamp. Yung Faramis ay binana rin ng Blacklist. And knowing Bonchan, si Bonchan yung type ng coach na nire-respeto niya yung kanyang kalaban na okay, ito yung mga malalakas ngayon, wag na natin ibigay. Gawa tayo ng atin. Nakikita natin ngayon si King Wise na nagpre-prepare. For sure na miss nila yung ganitong situation. Going back doon sa sinabi mo na nire-respeto ni Bonchan yung kalaban nilang team, I think in a way nire-respeto din ni Bonchan yung mismong patch eh. Yes, na parang I like it. Ayaw niyang kalabanin yung sure siya na magiging maganda yung performance na hero. Kaya tanggalin na lang at syempre kung titignan mo naman yung Blacklist International, yung hero pool nila kakaiba from most teams eh. Yeah, that's a good point, Butters. Kasi for Blacklist International, if ever man na since binan nila dito si Faramis, possible din na meron silang ibang hero na gustong kuhanin. Kasi sila yung first pick dito. Yeah. So sila na yung mag-ban kasi meron silang in mind na pwedeng kuhanin. Now for next play EVOs naman, ang kanilang mga binaban dito is mostly mga heroes na easily pwede din mag-dive. Valentina, pwede mang-gaya ng skill and even the Link. So somehow, I suppose here for Blacklist International and even for next play EVOs, ang mga binaban na lang muna nila is yung mga heroes na ayaw talaga nilang makalaban. Gusto ko yon na, sige, wag muna natin tong labanan. And ilaban natin to sa laro natin. Isa ang Blacklist International sa mga teams na nag-set ng MLBB meta. Hindi lang sa Pilipinas, kundi maging sa buong mundo. And ngayon, NXPE, alam ng NXPE ang position nila. Nabasa ko pa nga, napanood ko pa nga, yung isang short upload ni Renny J. Sinabi niya mismo, kakalabanin ng 8th place ang champion. So, ang interesting nito kasi aminado ang kupunan ng NXPE kung nasaan sila. At yon yung mga traits na magagamit mo para ma-inspire at mas lalong lumakas. Remember, ganito din yung story ni Wise nung nag-champion ng Season 6 ng M2 na sinabi niya na inspire ako sa malalakas at ngayon magpapalakas pa. Tignan natin, dahil nagkaroon lang ng onting break bahagya sa ating draft, pero binan dito yung Fanny Butters. Mm-hmm. And I'm clearly thinking na parang baliktad yung mga pangyayari. Kasi kung isipin mo, yung heroes ni Wise, ay yung heroes ng Blacklist International, sila mismo yung nagban eh. Uh-oh. Tapos, yung NXPE, binan nila yung mga hero ni H2. May onting pag-switcheroo na technique na ginagamit ang dalawang kupunan na to, no? Kumbaga parang ang nangyayari dito, pwede din na nagkokontrahan sila sa sarili nila. Para hindi, minsan kasi, pagka yung mga laban moments na nalilito ka talaga, pag mga moments na nalilito ka, kumbaga yung pinakaalam mo, hindi mo na rin sure. Yung lito-lito ka na. Hindi mo na alam kung ano nangyayari. Kumbaga, so, pwedeng isipin mo na eto ba to? Or kailangan ba na iba yung kuhanin natin na hero and yes, takes? But yes. Going back, yes, it's... So actually, Blacklist International dito nagba ng mga hero. So tama si Butters. Yes. Tama ng observation si Butters. Actually, nag-switch nga. It all makes sense right now dahil nga, bakit ibaban ng NXPE? Yeah. Sila Ling, sila Fanny. And nag-make sense nga, pinag-usapan natin kanina si H2O about the Ling. Nerespeto yon ng Blacklist International. Sinasabi natin yung mga respect. Even na Valentina ay nire-respeto. Even yung Eve ay nire-respeto ngayon ng NXPE. Pero may isang na-open. You have 1-1. Ni Donut na nandito ngayon. Yeah, we really have to emphasize kasi even pagkapasok ni Donut sa MPL, ito na talaga yung nakadikit na hero sa kanyang pangalan. And interestingly enough, yung binibigay din dito actually ng Blacklist International for Next Play EVOs is Julian. Julian is usually banned talaga. Yes. Even on other games na napapanood natin. But for Blacklist International, the usual
na kukuha sila ng mga heroes na nakasayahan nilang gamitin. Interesting, this is going to be the Lolita, okay, which is a very, very nice counter against Franco and even 1-1. Okay, yun yung sagot nila. Yung Lolita pick na madalas pinipili ngayon ng Blacklist. Pinag-usapan natin si Donut. Pag-usapan natin ngayon. It's back. The Filipino sniper is here. Mr. Kiel won on this Beatrix priority pick sa side ng Blacklist International. Hindi nila ipapalagpasin ang pagkakataon na kunin tong Beatrix na to. Ito yung tinatawag kong the Marksman Swiss Knife. Swiss Army Knife. Lahat ng pwedeng range. May pang-abot ka. And yeah, possible kung gusto mo mag-burst, kung gusto mo ng consistent damage. Parang palit-palit ka lang, no? It's gonna come out. And ngayon, ang dami ng plays na pwedeng gawin. Tingnan natin kung paano gagamitin ng Filipino sniper, yung Filipino shotgun. Talk to me about the matchup here. 1-1 ni Donut, na kilala natin na best pick niya. But again, best pick and a championship, Beatrix, this time for the side of Blacklist, Oheb, Mr. Kelwan, what's up with this? Definitely a given. In terms of damage, parehas lang yung ating dalawang heroes. But at the same time, ang magiging crucial factor dito, knowing that these are their signature heroes. Binabati ko si Madam Mika and si Aura. There you go. Yan. Self-love. Sabi ni Madam Aura, self-love. Aurahan mo. Self-love is the key. Yan, self-love. But speaking of self-love, yes, nakuha ng mga players natin, mga signature heroes sila. Pero magiging crucial dito is how their post fours and post fives will support them dun sa laning. Ah, I like it. At dito papasok yung sinasabi natin about kay Miko. Fovia on the Franco. But there you go. There's your lock-in. Sicilian and then a Uranus para sa side ng NXPE. I should say na looking at the supports, yung tank at yung mage or mid ng side ng NXPE, parang medyo passive yung ano eh. Passive yung galaw. Medyo dapat late game ang dating, no? Not necessarily. Possibly, kailangan lang nila agad umabot ng level 4. Kailangan nila makuha yung mga ultimates nila to be as effective as they want it to be. But this is the Blacklist Prime that we're talking about. Uy! Pumasok na naman ang Savior and there you go. Mr. Roleplayer, Edward, locking in the thumbs. A lineup na late game 1-1, late game Sicilian, level 4 ang kailangan ng City Butters versus a lineup na parang online from minute 1. Yes. Anong mga pros and cons sa ganitong mga types ng lineups? Well, kung titignan natin dito yung lineup ng side ng ating Blacklist International, interesting na Thumbs yung kanila nga naging jungler actually. Yun nga eh. By the way guys, nais ko lang sabihin, kung gusto mong makascore ng free elite skin, comment the hashtag Mac Delivery Gaming Buddy and your favorite McDo food on every MPL season stream on McDonald's PH Facebook page. Ay, pwede mong makuha 70 lucky commenters ang pipiliin randomly. Yun! Andito na tayo, nakikita na natin yung heroes na pinili. Is that really NXP? Kakaiba yung galawan natin, pero talagang nandyan yan. Pinili nila yung mga hero na yan. Let's head in sa Celestial Palace, ladies and gentlemen. Okay, here we go. Oh, kumbaga yung laban natin ngayon, may pa-suspense talaga muna, no? May onting pa-suspense. Kailangan yan eh. Hindi pwedeng dire-diretso tayo. Hindi pwede. May onting pakaba. Masyado naman kayo. Kalma lang. Hindi ko na nga talaga alam kung tama pa ba yung mga alam ko talaga. Nasa tama ka, Chantel. Minsan kailangan talaga natin ng patience. Kapag kasi Haji, nakita niya, natutumba na, pumapasok yung killer instinct. Alright. It's game time, ladies and gentlemen. H2O is now using the Julian. Isa sa mga picks ngayon na ginagamit ng assassins sa mga rank games. Talk to me about the kit of this Julian Butters. Bakit nga ba biglang naging meta to? Napakasakit! First skill, tama ba ako? Napakasakit? Itong Julian na to, napakaganda ng kanyang kit, especially when trying out to measure your enemies. Pero merong away na nagaganap ngayon. May hook na ibabato. Si James, makakatakbo ba? And Edward with one more hit. Esmeralda, dating ng Uranus at level 2, level 1. Gusto ko lang sabihin, at season 7, lagi nating sinasabi, si Edward ang nakaka-first blood. At
ganun na ganun pa rin. Ganun pa rin hanggang ngayon. Kumbaga mainit ngayon yung ating mga players. But interesting enough, yung ating mga players ngayon ay napakainit agad. Mm-hmm. And for that one, actually for the Uranus and Esmeralda, ngayon din natin nakakita, nagkakaroon ulit agad ng kills sa lanes nila. Grabe. Gravy. Butters, Thumbs Jungle, ginagamit ni King Wise. Ito yung sinasabi natin, gustong lumaban agad. Pagka Thumbs yung hero mo, ang gusto mo is lalabanan mo agad yung kabilang jungler. Susubukan mo agad mag-invade. Ito yung capability ng isang Thumbs. And nakikita naman natin H2 going down at nakuhaan pa ng orange bar. At mukhang ito rin yung capability ng lineup ng side ng Blacklist. Laban agad at level 1. Oh, my Venus running away. Oh. There's your claws. Pumula kay Yelly Hayes. Not gonna happen. Magsusurvive si Madam Lustrek. NXPE. Gusto magabol ng bahagya sa first few moments ng laban. Sinabi ni Butters to, level 4 natin mararamdaman ang kupunan ng Ibos. Mm-hmm. And ngayon, nagbabantay ang Blacklist International into being overly aggressive. Sinabi na dito! Aray! Kamon dito! Oh! Oh! Katiting na lang! Kamunti ka na si Donat! Pero grabe, makikita natin, on that moment, nandun agad yung team communication ng Blacklist International kasi medyo lumikulang yung dawning light ng kanilang savior. Yes, but at the same time, alam niya na merong low life onto the top lane. So now, for next play, Evos, what they have to do is somehow secure kapag gusto nila makakuha ng kill. Like for example, against Oh My Venus kanina, apat sila on the top lane. Apat sila, pero nabitin yung damage. Gusto kong balikan yung ginawa ni Oheb, KL1, connection with Haji. Yun yung mga type ng chemistry na talagang alam mo, go-go ka, and then bigla ka mag-laser. Defy! Mikotopia eating the Luminum Blast. Buong-buo, salong-salo. Oh no. Miko ay tutumba si Edward doon. Ginagang sa may baba. Tignan natin kung kakayanin ni James at ni H2O to. Oh no. Hindi tutuloy dahil na masyadong makunat. Wow, this is Blacklist International showing to us that it is now about the damage and not about the sustain. Dahil ikot lang na ikot sa mga players. Oh, him! The Filipino Sniper! Sniped from KL1. Napaka-interesting. Beatrix na ginagamit yung ultimate pang poke and then using then yung ultimate ng saver. Ang bilis ng kamay eh. Parang kabisado yung kids na Beatrix dito. Para siyang may halong trigonometry actually. Kasi sumasakto yung angle dito ng Beatrix. Sakto din na merong bitaw agad si Haji. Oh, there you go. Grabe yung ginamit doon. The chain to the hook. Alright. Perfectly set up. Nakasagot na ang NXPE ng una nilang kill. Okay, sa game na ito. Madam Lustrek will set up the pumpkin smash. Ooh. Oh, no. Oh my Venus, oh my tanking up with the Guardian Bulwark doon. Donut. That's Donut, andito na, susubukan niya lumiban. And oh, dito, siyang labo ni Donut. Oh. One more hit, he will go down. Donut, mga kaibigan, umikot na rin. Ayaw niya magpahinga doon sa taas. Ang gusto niya dito, bakbakan. Walang pahingaan sa dalawang kupunan na ito. But Blacklist International still is leading by 1K. Makuha ni Wise ang retribution. Oh. Susugot pa ba si Edward? Hindi na magbaback na. Klarong-klaro in this game right now that Blacklist International is controlling the early game. Pero minention mo kanina to, Butters, merong late game scaling ang NXPE. Ano ba ang kailangan pa nilang gawin to get this one, Chantel? Actually, for next play, Evos, binibilis na nila yung late game scaling na binabanggit nila because even for Donut, nakita natin kanina, sumama na rin siya sa rotation. So those are the moments wherein pwede sila makahabol from time to time, almost 2K gold lead for Blacklist International. But if you have this 1-1 na biglang magamit ang kanyang ultimate, magiging mahirap siya dito for the side of Blacklist International. So it's more about not really the positioning, but the choosing kung kailan mo ibibitaw yung mga skills mo to maximize your position. Yeah. And kailangan din nila ma-maximize lahat dahil mukhang... Nako, galit na! Dito nagkaroon ng problema yung NXPE, hindi makahanap ng window si H2 para kahit papano ay makapag-farm, makakuha ng defensive item. And right now, nandun pa rin siya sa kanyang hood at sa kanyang wand at hindi na umusan yung item niya dito. Oo, napakahirap ng buhay ngayon. Let's see kung makakabawi si H2 on the damage output. Talagang dama mo na gusto na ng Blacklist i-reclaim ang crown day 1 pa lang. Let's see, can NXPE get a comeback? Mikophobia missing the hook. I think na kay Mikophobia na ang bola. Kapag Franco lineup ka, dapat umabot na sa point na miss or miss, ano na lang eh, hit or miss ang hook eh. Kumbaga parang baka gawa ka ng sariling play mo, pero nice setup para kay OMB. At Wise, nandun naman sa harapan ng lahat, nagamit yung Luminum Blast. Oh. Yung hook ay ibabato, pero walang tatamaan yung hook.
Right now, we are seeing onto the top lane a masterclass kung paano mag-marksman. Ginagamit ng dalawang marksman natin dito, si Donut at si Oheb, yung talagang heroes nila to their maximum potential. The mechanics. And even actually, yung maximum potential dito, even for the Lolita, usually diba yung Lolita, nakikita natin na nasa likod muna, tsaka siya magugulat ng play. Yeah. But here, for Blacklist International, specifically for OMIV, ang ginagawa niya is nauuna siya doon sa area wherein supposedly area na next play Evos. Nasa harap si Madam Lustrick, eh, no? Ayaw mo na Lustrick. Nasa harap, nasa harap si Venus. But guys, this is a Sicilian na gamit ni Yelly Hayes. The shirt turtle na makukuha na naman ng Blacklist International. Yelly Hayes also, 10 seasons right now in the MPL. Silently and patiently waiting for the perfect opportunity. Wala pa siyang deaths, guys, sa kupunan ng EVOS. Si Tito Hayes ay wala pang deaths. Ito yung nakakatakot for the side of Blacklist International. Once na nag-pop off na dito si Donut at si Yelly Hayes, madali na lang abutin sila Oheb, madali abutin si Haji. Yes. At kahit mismo si Wise, baka hindi na kayanin yung damage output na ibabato na itong dalawang to. Yes, actually, nabagit natin kanina, even for OMIV Venus, yung shield niya is pwedeng pang-counter dito against the yes, against the Sicilian. Pero pag nagkaroon na ng specific stacks wherein talagang magpe-penetrate doon sa klase ng armor na yon, mahirap na dito for Blacklist. Totoo, no? And, my shield, no? And pwede na siya mag-transition into the best item. And that's only below, not going down doon sa shotgun! Luminous Blast, may Blinker Bomb! Walang iba ba to? Edward, sa pinakadulo. Ladies and gentlemen, nakahuli yung Sandwich Cross. Tatlo ang nabigyan. Yung hook ay hindi tatama and all my Venus and the gang are safe to run away. Habang NXPE, malidep naman nila yung kanilang torrent. Imagine the defense na ibinigay doon ni OMIV on the shield. Ramdam na ramdam mo yung tunog ng kanyang shield pero mapasok. Ang gandang depensa mula sa Reyna using the Bulwark Shield. Nasa likod lang din si Naaji. But then again, na-depensahan din ng NXPE yung kanilang tower. And finally, Yelly Hayes falling down. And si Wise na huli dito ng Bloody Hunt. Tignan natin kung makakatakas ba siya. Masyadong matunat dito. The King of the Jungle, si Tarzan, si Wise, ay makakatakas. Tumigaw na, King Wise. On these stamps, the Fighter Thamos Jungle making it happen. For Blacklist, may sineset up ngayon si Kiel 1 and si Oh My Venus. Oheb, Oh My Venus yung Numinum Blast. Folks are coming in. Wala talagang spend all that cash kumbaga, Blacklist International. Pag meron, take this. And actually, mapapansin natin ngayon for Wise, that is a very good lead against HD. That's level 13. Tapos tingnan natin si HD no, still at level 10. So, tuloy-tuloy lang talaga ang Blacklist. Kanina pa, yung heat sa mapa natin, lalong-lalo na sa buff ng side ng NXPE. H2, niyayakap talaga ni Edward. Ayaw niyang pakuwain mismo kahit yung purple buff. Wow. Yung purple buff mismo ni H2, ayaw niya ibigay. Ayaw pakuwain. Oh my glove. Nasasakal ngayon ang NXPE. Good sandwich gloss, actually. Sandwich gloss na cancel out yung Numinum Blast ng Reyna. Pero this is prime Blacklist International. Parang lahat ng movements, micro, singular movements, ay nagme-make sense sa M3 champions. Oh, it really translates ngayon sa ating laban. Now they have the Lord. Ngayon ang next play Evos, they opted to go for having James na mag-clear na minion wave. Kaya nakasira sila ng Tori doon sa may second character. Now, looking at the itemization, look at the burst. 314 para dito kay Haji. Ang sakit na agad. And for Donut, so, nag-build siya dito ng defensive items actually against the lineup of Blacklist. So, kontrahan na lang ating dalawang game pieces just sa level 1 Lord. Mabilis na dumipenso para sa kanila. Oh! Filipino Sniper doing it twice! Napakagandang target noon! At tutumba na yung mga tore ng side ng NXP unti-unti. Dahil ngayon natumba si Donut, malakas ang loob ng Blacklist. That's when I said na meron ng defensive item dito si Donut, pero nagsabay ba naman again yung pira dito ng skill ni Oheb and even Haji. Health 1-1. Nice one, kill 1. Oh my goodness. Damage output, Haji-Edward combination. Merong Bloody Hunt na magaganap. Si Edward makakatakas ba? One more hit from the tower. Good have done it. Pero, sakit. Masyado mabilis eh. Sakit ni KL1. Well,
for Blacklist International, ang sakit na ng mga items nila. Meron pa silang kumbaga gold lead against the other players of Next Play Evos. Now look at the damage dealt. Super Haji, that is 38k. Kasi pag meron din siyang pwedeng ibitaw na skill, nagiging continuous yung poke against Next Play Evos. Now for Next Play Evos, yes, they are for the late game, but positioning heavy ang kanilang lineup. Pero Edward, bottom lane. Kailangan nila makuha to. Merong rotation na naganap at si Edward ang kanilang nabigyan. Pero habang nangyayari yun to lahat, nandoon sa may taas yung Blacklist International. Nagpo-push din sila. Okay. Fortunately, para sa side ng NXPE, nandoon si Hay. Okay, so nag-call ang NXPE na try natin ikaw yung baba. Ngayon nagre-recall na sila. Magpo-call pa rin ang royalty ng push. Then again, that is a tower trade. Bottom lane, laban sa inner tower turret ng NXPE. Still, Blacklist is in control. NXPE, hindi pa rin nag-give up. 30 seconds ang Lord attempt na to, Chantel. Nabanggit mo kanina yung trade in terms of the towers for Blacklist International Inhibitor Turret, but for Next Play Evos, medyo hindi nila na-calculate kung ano ba talaga yung pinaka-mag-away because of that delay from Edward because of the sustain. Napakatagal niya bago napatay kanina sa may first tier turret doon sa may bottom lane. So it's very crucial for the side of Next Play Evos to somehow, pagka kailangan nilang umalis doon sa team fight, pwede sila mag-secure ng other objectives rather than trying to force to secure a kill against Blacklist. Actually, Chantel, ang napapansin ko dito for the side of Blacklist International, definitely, is that they're gonna go down kapag may nakita silang target. Donut Haze, tatakbo na lang sila. Alam nila na wala sila sa pwesto, so hindi nila ipipilit. Chantel, Butters, ang dami na natin nakitang ganitong type sa mga games na late game scaling heroes. 12 minutes, 40 seconds. Hindi bago sa Blacklist International yung mga ganitong types ng games also, but NXPE, ito na yung undi scaling na meron yung Sicilian, and you also have the 1-1. Nagsisplit na lang din si James. Kaya ba to ng NXPE? Can a hook do it? Para sa kupunan nila, one hook, yun yung pinagsasabi natin kanina ba? Definitely, pero kailangan kay Oheb o kay Haji. Kailangan si Oheb at si Haji at target. Kailangan nila matanggal itong mga main damage dealers ng side ng Blacklist International. If hindi, automatic, laging hindi nila maaabot ito dahil nasa harap si Edward, nasa harap si Weiss. Kumbaga, parang yung dalawang heroes or dalawang players na nabanggit dito kay Butters, that is the Thompson, even Esmeralda. Kanina nakita natin apat against Esmeralda, hindi nila ma-burst. Now for Next Play Evos, pwede mag-surprise play dito, Miko with a Flicker, tapos Bloody Hunt, and then that's it. Flicker kagad. Basta makakuha lang sila kahit sa player dito sa Blacklist, but that is the Lord. Pero laging naka, ito na, ang pinaka-nahuli ay si King Wise. It's a Dominum Blast! Dominum Blast with a Flicker, oh my Venus dito. Grabe yung pag-commit niya dahil nahuli si Wise. Pero alam ngayon ng NXPE na wala na sila mga ultimate. Pero hindi pa rin nila ipipilit. Pinapakaba. Magiging maingat pa rin dito yung NXPE. Habang yung Blacklist naman ay may full control doon sa may Lord area. Control, yan ang tamang word ngayon for Blacklist International. Oh my V, leading with that Dominum Blast. Talaga mapapa-atras. Ang Next Play Evos, look at that damage. Even the sustain from Edward and all minion waves are flowing. Now, Next Play Evos, ang kailangan na lang talaga nila dito is to go for that counter set. Possible or parang mahirap, pero pwede na papasukin si James tapos mag-secure sila dito na mapalibad nila si Donut. Pampibait na lang muna sila si James. Pampibait nila si James. Ito yung sinasabi mo. And then, Miko Phobia, pwedeng mag-flicker and then kagat. Pero ang problema dito, Chantel, ang Reyna. The return of the queen. Parang yung galaw ni Venus dito sa Lolita, parang queen sa chess eh. Laging humaharap. Protektado lahat ng mga kampi niya. Oo, nakita mo yon? And one of the things ngayon kung bakit hindi makagawa si Miko Phobia ng isang play is because laging nandyan si Edward sa may harapan, laging si Oh My Venus nasa harapan. Yeah. Si Wise nandoon sa may harap niya. Paano ka mag-hook kung yung mga tao doon sa kabilang team may willing magpa-hook sa'yo? Yun nga. And actually, for Next Play Evos, yes, kinatry talaga nilang maggawa ng play. Kaso problema kasi, meron pang nakakatakot na damage from Haji. The more na gusto mo lumapit, yung mga poke and even the dawning light. But isang hook lang talaga. And one hook to win them all. And I'm mesmerized by your eyes. Yes. Para bang the one hook to rule them all? One hook to rule them all. Paano though? Yung shield mula kay Oh My Venus. Kaso kasi dawning light mula kay Haji. Ito yung the return of the queen eh. Yun nga eh. Yung nangyari dun, nagka-war eh. Oo. Oo, pili ko din eh.
Di ba sa dama yung pag may nagre-return ka ng... Actually kasi, yung Blacklist, the Lord of the Multiple Rings to. Kasi madami sa championship. Ang dami nilang championship eh. Yes, ang dami nilang kumbagang nakuha na. Bakit makakita tayo ng Lord? Okay. Oy, meron pa Kill Play. Rush. Set sila. Okay. Miko Fovia. Donut? Na kay Miko Fovia ang camera this time. James acting out as bait. Pero look at the patience of Blacklist International. Doon sa side bush, nandoon lang si Oh My Venus, Madam Lustrick, nag-aabang. We also have to take note yung positioning dito ni Kiel 1, by the way. Pwedeng may... Si Kiel 1 din pala, nakapwesto si Ohib. Diba? Possible kasi dyan, yung dalawa actually, Madam Venus and even Kiel 1 ay nandito. Pag may pumasok, kumbaga for the side of Next Play Evos, magugulat na lang sila na meron pala mga... for Blacklist International target na dito, either Yelly Hayes, and Donut, since usually yun ang nasa may likod. Sneaky! Napaka-sneaky na galaw! Ohib dito with a double kill! The shotgun plays are intact, ladies and gentlemen. Blacklist International, they want to go for the win. Straight na sila sa may base. Ladies and gentlemen, wala na Lord Zerto. Diretso laban na. Diretso panalo na. Donut ay sumba. Biko Bobia, hahabunin pa. James, kinakat ka na lang yung veins, pero it won't be enough. Lista mo! Blacklist wins game number one! Sumusunod lang naman sa protocol. At ang protocol ay maghintay doon sa last moment ng team fight. The Queen, Oh My Venus, together with Ohib, finishing the game. Napakaganda ng pinakita dito ng Blacklist International. Nabagit natin kanina that this is not just Blacklist International, that is more on the sustain. This is a different prototype for Blacklist International with the damage and continuous rotation, taking the lead of the royalty. Wow, Blacklist is so scary right now. Kitang-kita at level 1, they know yung kalamangan nila. They know na level 4 pa mag-spike. Itong kupunan ng NXPE, hindi nila hinayaang huminga ang kupunan ng NXPE. I think for NXPE, kailangan alam din nila yung role nila dito. But then again, the problem was shot calling, final moments of the team fight, shields mula kay The Queen. Wow, this is a scary, scary Blacklist International right now.